4 o'clock, mahaba ng pila. Saka andyan din yung alos magsusuntukan na para lang mauna sa pila. Napakaraming tao. Pagpunta ko sa gate na mahaba ng pila, gumabalik na ako sa room ko at matulog na lang. Alright. Ano pa ito mga langon na to? Parang gusto rin maki-shoutout ah. Yo, good morning mga ka-idol. Panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo ngayon. So ngayon nga ay Friday morning. So holiday ngayon dito sa Abu Dhabi. Ito yung araw ng holiday dito mga ka-idol. Kung baga sa Pilipinas ay Sunday, dito naman ay Friday mga ka-idol. So walang pasok. Ngayon ay nag-ikot-ikot ako upang sa ganun ay mabawasan ang ating timbang mga ka-idol. Hindi lang sa pag-gym nakukuha yung mga pagbabawas ng timbang, kundi rin sa mga paglalakad-lakad. Pagkagising sa umaga ay siyempre unang-una magpasalamat tayo sa Panginoon mga ka-idol. So kasaan man sulok kayo ng mundo, mag-ingat po kayo lagi at lagi po kayong magdarasal mga ka-idol. So ngayong araw na ito ay especially dito sa nanggaling sa Baraka mga ka-idol. Gusto ko lang i-share sa inyo itong makakarlit ng galing dito sa Baraka. Nuclear power plant. Ito na nga yung building ng 112. So sarado na siya. 1.5 years na itong sarado. Nakapadlock na lahat ng pinto. Tulad ng mga main dito. Saka tinanggal na rin lahat ng aircon. Hey, tulad dito mga ka-idol. Ayan. So mapapasin nyo naman yung pinto niya. Yung talagang matagal ng abando na. Sana nakapadlock na. Bawal pasukin yun. Hey, what hindi mga kapasok. Gusto ko sanang ibigay sa inyo yung mga pinanggalingan nyo kung anong kwarto nyo. Ibigay ko sa inyo kung saan ang kwarto nyo, kung alin dyan ang kwarto nyo dito sa building 112. Kaya lagi lang po kayo mag-update sa vlog ko at mag-comment po kayo. Gusto nyo pang i-share ko sa inyo kung alin man kayo nanggaling, kung saan man kayo nanggaling dito na building. Kaya itong building ng 112 ay katabi ng simbahan. Ayun nga yung simbahan. Yun ang simbahan ng Christian. Simbahan dito mga ka-idol, ito yung may iba'y schedule. Meron kaming schedule ang bawat isang member sa amin na nagsisimba dito. Kumaga kami ay yung Catholic. Meron naman born again. Yung iba naman sikta, katulad ng mga Pakistan na born again, iba naman sikta nila. Yung Uganda na Christian pa rin. Kasi mga Christian pa rin sila, kaso by schedule kami. Meron na binibigay sa amin yung pinakang leader dito ng simbahan. Para sa ganun ay lahat makagamit mga ka-idol. Unang-una shoutout sa lahat ng nanggaling dito sa Baraka. Mga ka-idol, yan yung likod ng simbahan. Mga panahon na 2014 to until now. Pero nung 2015 ay marami nagsisimba dito. Saka talagang pag nalit ka punong-puno na ng tao yung simbahan. Kaya ito yung mga kwarto nyo mga ka-idol. Ayan. Halos sarado na lahat yung mga kaidol, saka tinanggal na rin lahat ng aircon. Hindi rin natin mapapasok kasi may mga padlock. Ma-share ko nga pala sa inyo mga kaidol, kaya dati kasi itong mga building dito na mga abando na wala ng mga tao. Dati hindi ito kasi nakapadlock mga kaidol eh. Ito yung walang tao pero naka-open lang lahat ng pinto. So sa dahilan na sa ibang lahi, so mga kabayan din natin na puno ng problema. May rin dito mga kabayan na kumaga kinikita nila yung kanilang buhay. Dahil siguro sa daming problema, yung iba dito sa mga bakanting building na doon nila kinikitil yung kanilang buhay. Kaya yun ang dahilan kung bakit lahat ng building dito na bakante o na wala na tao, napadlock na ng mga security. Dahil nga sa ganung pangyayari mga ka-idol. Nakakalungkot pa dahil sila ng problema, hindi nila nalabanan. Marami din dito, hindi lang Pilipino, kundi mga iba-ibang lahi rin. May India, may Bangla. So, iba't ibang pinagdadaanan. Kaya siguro, nawala sa kanila yung mga pananampalataya. Sabi ko mga ka-idol, dito sa 112 building, malapit lang yung simbahan. Pwede tayong dumalaw dun at mag-prayer kung ano mga problema natin sa buhay. So, itong building na to ay malapit sa building ng 113 building. Ito yung building ng mga driver. Lalo na ng mga Pakistan. Yan. Lahat ng driver andito sa building 113. So, ayun yung building 113 mga ka-idol. Yan. Marirelate nyo po lahat ito. Yung lalo lang, especially sa mga nanggaling dito sa Baraka. Kaya, comment lang po kayo mga taga-Baraka. Noong mga panahon ng kasagsagan po ito ay halos itong gate na yan. Yung main natin na gate. Gate B. Yan.
mga 4 o'clock, mahaba ng pila. Saka andyan din yung halos magsusuntukan na para lang mauna sa pila. Magsusuntukan na para lang mauna sa pila. Maraming tao. Ako, pag ako 4 o'clock ako nagising, ay kakain pa tayo, saka maliligo pa. Pagpunta ako sa gate na mahaba ng pila, gumabalik na ako sa room. Oh shit, not good. Matulog na lang. Ano pa ito mga langon na to? Parang gusto rin maki-shout out ah. So, ito na rin yung Green Park. Yan, ang Green Park. Ito naman Green Park na ito mga ka-idol. Ito yung sa mga Espire lang. Hey, what happened? Yung company Espire. Ito yung dinasakop ng Hyundai. Saka ito yung ECC Camp. Yan. Ito naman ECC Camp mga ka-idol. Ito yung ngayon ay pugad ng quarantine facilities. So yung kalahati niyan quarantine, yung kalahati niyan ay yung mga recovery. Kung nag-positive ako, diyan din ako na ilagay mga ka-idol. Kumbaga yung room niyan ay may CR na sa loob. Naka-recover ka agad pag ikaw nag-iisa, hindi katulad sa mga ganitong building. Animan kayo, waluhan nung time na 2016 ako dumating dito. Waluhan kami sa isang kwarto. Napaka talagang siksikan mga ka-idol. Siksikan mga ka-idol. Unang-una, shoutout sa inyong lahat mga galing ng Baraka. Masarap balikan yung mga nakaraan dito, lalo-lalo dito sa BNPP. Dito sa buong accommodation ng Baraka. Marami na dito mga andito na lahat yung mga amenities, katulad ng bilyaran, video okay, yan yung mga kagustuhan ng ating mga kasama dito, mga lalo-lalo ng mga kababayan natin Pilipino. Video okay. Lagi pag araw ng holiday, doon tayo sa R1, R2, lahat ng mga recreation dito may mga video okay. Kaso walang inuman dito eh, kasi bawal naman yun dito sa ating accommodation. Andun ang mga bilyaran, gym, sa mga nagpapalaki ng katawan. Wow! Minsan pag ikaw ay gustong-gusto mong lumabas ng city, malayo pa pumunta ng city. Kailang magbabiyahe ka muna ng mga 6 hours. Oh shit! Not yun yung pinakamabagal, 6 hours. Ang mabilis dyan ay mga 2.5 lang. Lalo-lalo pag ikaw ay may service mismo. Yahoo! Alright! Wala dito. Yan, saradong-sarado na yan. Kopi niya, pero yung main niya sarado na. Saka talagang abandonan na. May kita nyo pa ako sa camera ko. Ito, kahit ganito lang yung court dito, yung masapangit yung ring, marami ring na gano'n dito. Marami ring naglalaro, lalo na pag holiday. Yan naman yung katabi niyan. Yan yung R5 mga kayo. Completo rin yan dati. Dati, andyan din yung mga jockey, bilyaran, sinihan. Lahat andyan din sa loob niyan. Kaso yung computeran. Kaso ngayon ay office na yan ngayon mga ka-idol. So ito na nga mga ka-idol, yung likod ng building 112. Ayan oh. Kung mapapasin nyo, talagang wala na lahat ng aircon. Tinanggal na lahat yan mga ka-idol. Parang una siguro itong building na naging bakante. Smoking shelter. Ayan. Nandito, dito lang kayo maninigarili mga ka-idol. Lalo na kung punong-puno doon tao dito. Ayan, nakapadlak yan mga ka-idol. Ayan naman mga ka-idol, makita nyo mga puno na yan. Yahoo! Dati. Dati parang hinahakbangan lang natin yan, yung mga puno na yan ngayon. Mga dambuhala na mga ka-idol. Yung malago na. Buhay na kasi dinidiligan yan. Yahoo! Nakalalay na tubig yan. Kaya ngayon ay talagang napakalago na. Yung mga likod niyan ay Libor Camp, Green Park, ECC Camp, Ejong Camp. Yan, andyan yung naka-umidis yung mga yan. Baka hindi na sila sakop ng yun. Alright. O paano mga ka-idol? Especially yun ang galing dito ng BNPP. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana ako'y nakapagbigay sa inyo ng inyong alam ko marirelate kayo sa aking ibinigay na dokumentary dito sa building 112. Kaya comment lang kayo kung ano lang, kung saan kayo nanggaling ng building, kung saan kayo nanggaling na room. Kung pwedeng pasukin, ibibigay ko sa inyo kung yung room number niyo. Pero ngayon dito halos sarado kaya wala tayo maibibigay. Kung maka ito yung labas lang, piniwala na ko sa inyo kung mga ano yung mga ganap. Talagang may langaw na naman. Noong mga panahon na andito po kayo, mga kabaraka. Wala lang pila ngayon mga idol, kahit last 2 minutes ka lang pumunta ng gate. Ikaw na mismo yung huling-huli agad. Kunti na lang yung tao. O paano mga idol, salamat sa inyong mga panunod. Mabuhay po kayong lahat. Mag-ingat po kayo lagi at lagi po kayong magdarasal. Thank you po.